Binabati ko kayong lahat. Itago niyo ako sa pangalang Uno, taga rito sa Iloilo. At magbabahagi rin ako sa inyo ngayon ng kwento. Ito ay tungkol sa naging personal naming karanasan sa isang aswang na nangyari pa noong elementarya pa lamang ako. Sa tanda ko, ay mga nasa 12 ko noon at magtatapos na rin sana sa elementarya. Malayo yung baryo namin sa aming paaralan. Halos sigit isang oras din akong naglalakad bago ako makarating doon. Kapag naman sasakay ng tricycle, ay mga nasa lagpas 20 minutos rin siguro. Pero dahil hirap nga kami noon sa buhay, pinipili ko yung maglakad na lamang papuntang eskwelahan at sa pag-uwi ko kinahapunan pagkatapos ng buong araw na klase. May mga kasabayan rin naman akong kababaryo namin kaya't kahit papano ay hindi gaanong nag-aalala yung mga magulang ko na mag-isa lang akong uuwi. Sa totoo nga po niyan, kahit na mahirap yung ganong sitwasyon, lalo na nga tuwing tag-ulan, ay masaya rin naman po ako lalo at kasama ko yung mga kaibigan ko tuwing umuwi habang nagkukwentuhan at minsan ay may kasama ring paglalaro. Dahil nga doon, hindi ko rin inaasahan na magkakaroon ako ng karanasan na magbibigay sa akin ng labis na takot. Dahil nga nasanay na ako ng ganong senaryo, tila nakampante na rin akong hindi talaga ako magkakaroon ng kung anumang nakakapangilabot na karanasan o kapahamakan kapag ako ay uuwi lalo na kapag inaabot na nga ng dilim sa daan. Hanggang isang pagkakataon noon, inaabot nga ako ng dilim sa aking daan. Sakto pang mag-isa lang akong naglalakad pa uwi noon. Dahil nauna na yung iba kong kasamahan, lalo at maaga nga yung naging uwian ng mga ito kumpara sa akin. Medyo may kadiliman na rin noon yung paligid. Ngunit nakakalahati ko pa lang yung daan pa uwi. Nagpasa na nga akong tahakin yung shortcut na daan patungo sa aming baryo. Kahit na alam kong medyo delikado gayong may kalibliban yung naturang daanan. Medyo malapit yon sa magubat na bahagi ng aming lugar. Pero kahit na ganoon, ipinagpatuloy ko pa rin yung pagdaan doon dahil mas mabilis nga kapag doon ako dumaan. Hindi yun yung unang pagkakataon na nakadaan ako doon, syempre. Kahit papano naman, ay kampante akong kabisado ko rin yung naturang daanan. Nung tinataha ko na nga ito, hindi ko rin maiwasan yung makaramdam ng kaba. Pero kahit na ganoon, pinilit ko na lamang na labanan at hindi lang pinapansin ang kung anong mga ingay na aking naririnig sa paligid. Ipinagpatuloy ko lang yung aking paglalakad. Hanggang sa makalahati ko na nga yung daang yon. Noon din, bigla nga akong pinanindigan ng balahibo nang sa hindi ko inaasahan, ay may narinig akong mahinang halinghing. Nagtaka ko noon. Gayong sa pagkakaalam ko ay wala namang nagagawing mga kabayo sa bahaging yon. Pero parang halinghing ng kabayo yung aking naririnig. Patuloy lang na naririnig ko yon sa loob ng halos mga 3 minuto. Dahilan para mapatigil din ako at mapatago ng bahagya. Lalo na nga nang may maulinigan rin akong mga pagyabag na tila papalapit sa aking kinaroroonan. Sinikap kong hindi makagawa ng kahit na anong ingay noon habang nagtatago sa likod ng isang puno. Natatakot na rin ako noon na baka kung ano nga yung mangyari sa akin kung sakali ngang may paparating na tao o kung anumang hayop at makita nga ako roon. At baka ano pa yung gawin. Nawala rin noon yung halinghing na aking naririnig. Tanging mga pagyabag na lang noon yung aking nauulinigan. Kaya't hindi pa rin ako lumalabas sa aking pinagtataguan. Maliwanag noon yung buwan. Kaya kahit papano, ay nakikita ako pa rin yung daan. At maging kung sino o ano man yung lalapit sa aking kinaroroonan. Palakas rin ang palakas noon yung mga pagyabag. Kaya't napagtanto kong marahil ay tumatakbo yung may gawa noon. Makalipas pa nga yung ilang sandali,
mabilis akong napatago at bahagyang sinilip yung paparating. Ganoon na lamang yung pagkagulat ko nang makita ko kung ano nga ba yung gumagawa ng mga pagyabag na aking naririnig. Nanlaki rin yung aking mga mata dahil sa isa yung kulay itim na kabayo. Pansin kong mas malaki ito kumpara sa mga normal na kabayong nakikita ko noon sa aming baryo. Noong una nga, inakala kong baka naligaw lamang yun doon. Naisipan ko pa sanang lumabas sa aking pinagtataguan upang lapitan ito. Ngunit hindi pa man ako nakakatayo ng tuwid ay napansin ko agad yung mga mata nito. Alam kong hindi pangkaraniwan ang pagkakaroon nito ng mga mapupulang mata na animoy nagbabaga, gawa rin ng medyo madilim nga yung paligid. Sa hindi inaasahan, bahagya akong nakagawa ng ingay at nawalan ako ng balanse dahil sa pagkagulat sa aking nakita sa naturang kabayo. Dahil nga doon, biglang napatingin ito sa aking direksyon. Kinabahan kaagad ako noon. Dali-dali akong napatayo noon. At bahagya pang napatras nang maglakad ito patungo sa kinaroroonan ko. Nagbabaga talaga yung mga mata nito habang nakalabas yung mga ngipin. Dahil sa pagngising ginagawa nito na lalong nagbigay ng kilabot sa aking katawan. Siyempre, hindi na rin maganda yung kutob ko noon. Dahil na rin sa takot at kaba kung ano nga ba yung gagawin sa akin ng itim na kabayo, mabilis na nga akong tumakbo palayo roon. Nung mapalingon pa ako habang tumatakbo palayo sa itim na kabayong yon, nakita kong hindi pa rin po ito umaalis sa kanyang kinatatayuan. Inakala kong hindi na nga nito ako hahabulin pa. Ngunit nagkamali po ako doon. Ramdam kong unti-unting nanlambot yung aking tuhod noon dahil sa magkahalong takot at kaba na aking nararamdaman. Pero naalala ko nga yung mga magulang ko, kaya't nilakasan ko na nga yung loob ko at nagpatuloy pa rin sa aking pagtakbo. Lalo kong binilisan yung pagtakbo, lalo na at dinig na dinig ko pa rin yung mabibilis na mga pagyabag ng itim na kabayong humahabol sa akin noon. Napaisip rin nga ako noon, dahil sa totoo lang ay kaya rin naman ako nitong abutan kung kanya lamang gugustuhin. Ngunit hindi nga nito ginagawa. Yung tipong tila pinaglalaroan lang ako ng nilalang na iyon. Hindi na nga ako lumingon pa noon at itinuon na lamang yung aking atensyon sa aking nadadaanan. Mabuti na nga lang at maliwanag yung buwan noon, kaya't hindi rin ako natutumbaga yung wala ring mga ugat ng punong kahoy na posible kong maapakan. Lalo at nasa gilid naman ng daan yung mga puno. Nang makalampas na nga ako sa daang yon, muli akong napalingon. At sa kabutihang palad naman, ay hindi ko na nga nakita pang nakasunod yung itim na kabayo. Inilibot ko yung aking paningin sa paligid at hindi ko na nga ito makita. Hindi ko na rin naulinigan pa yung mga pagyabag nito. Kaya't kahit papano, ay nakahinga naman ako ng maluwag nang maisip na wala na rin yung itim na kabayong yon. Dahil malapit-lapit na nga yung aming bahay, minabuti ko na lang ding takbuhin yon. At nang makauwi na rin kaagad ako, nanginginig pa rin ako noon ng mga sandaling yon, ngunit nagpapasalamat ako dahil nakauwi nga ako ng ligtas. Pagkarating ko nga sa bahay, nagtaka nga yung mga magulang ko kung bakit daw ako pinagpapawisan at namumutla. Hindi ko naman nilihim sa kanila ang kung anumang aking naranasan. Ikuwento ko sa mga magulang ko na hinabol ako ng itim na kabayo sa aking dinaanan. Hindi ko nga lang nasabi na yung kabayong yon ay may nagbabagang mga mata, gayong nagwika rin yung aking ina, na meron nga raw siyang narinig na balibalita na may nawawalang kabayo raw na mula pa sa kabilang baryo. Nagpasya nga akong magbihis na noon at magpahinga na lang sa kwarto.
hanggang sa pagtulog ko ng gabing yon ay hindi mawala sa isip ko yung naturang kabayo. Dahil iba talaga yung kutob ko sa hayop na yon. Nakatulugan ko na nga rin noon yung pag-iisip tungkol doon. Pagkagising ko kinabukasan, ayaw ko sanang pumasok ng eskwelahan dahil pakiramdam ko ay pagod pa rin ako. Pero nang magpaalam ako sa aking ina na hindi ako papasok ay pinagalitan po ako nito. Kaya't wala na rin akong nagawa kung hindi yung pumasok na lamang ng araw na yon. Nababahala rin kasi ako noon dahil alam kong gagabihin ulit ako ng uwiga yung may gagawin kami ng aking mga klase para sa aming proyekto. Napapaisip din ako noon kung ano nga ba yung gagawin kung sakaling muli kong makita yung itim na kabayong yon. Ngunit nang maalala ko ang sabi ng nanay ko na may nawawalang kabayo sa kabilang baryo, bahagya nga akong kumalma. Iniisip ko na lamang noon na baka yun nga yung nawawalang kabayo at nakuha na nga rin nila ito. Kaya't malamang ay hindi ko na nga ito makikita pang muli kahit nagabihin pa ako sa aking daan. Sa buong araw ko noon sa paaralan, tila nawaglit ko na rin sa aking isipan yung tungkol sa nangyari nung gabing yon. Pero nang malapit na kaming matapos sa aming proyekto, ay medyo may kadilima na rin po yung paligid. Bigla na akong kinabahan ulit. Dahil batid ko kasing mag-isa na naman akong uuwi ng araw na yon. Kaya't sumagi na naman sa aking isipan yung itim na kabayong yon. Nung maglakad na nga ako pa uwi, hindi na ako nag-abalang dumaan pa ulit sa dinaanan ko noong nakaraang gabi. Kahit may kalayuan yung madalas kong dinadaanan, ay pinili ko yon dahil kahit papano ay hindi mapuno sa bahaging yon. Nakatoon lang talaga yung aking atensyon noon sa paglalakad at hindi na nga rin ako lumilingon pa sa aking likuran. Naging maayos naman yung aking paglalakad noon at walang naging kakaiba hanggang sa makalahati ko na nga rin ulit yung daan. Tuloy pa rin ako sa aking paglalakad. Kahit napapansin kong unti-unti ay tila bumibigat yung aking pakiramdam. Hindi talaga ako lumilingon noon at kahit nakakaramdam na ako ng kaba, ay pinilit kong maging kalmado. Hanggang sa hindi ko inaasahan noon, naulinigan ko yung magkakasunod na mga pagyabag na animoy tumatakbo. Natigil ako at nagmatsyag sa paligid upang alamin kung saan nga ba banda nagmumula yung naturang ingay. Nang mapagtanto kong nasa likuran ko yon, napalingon nga ako bigla. Nanlaki yung mga mata ko nang meron akong mapansin sa hindi kalayuan. May kung anong tumatakbo roon habang may dalawang bilugang bagay rin akong nakikita na animoy nagbabaga. Naalala ko kaagad noon yung itim na kabayo na nakita ko noong nakaraang gabi. Kaya't walang pagdadalawang isip na nga rin akong tumakbo. Nagsimula akong matakot noon at maging yung tuhod ko at buong katawan ay parang nanginginig. Ngunit dahil sa kagustuhan kong matakasan yung itim na kabayong yon, pati na rin yung kapahamakang posibleng idulot nito, ay pilit nga akong tumakbo. Binilisan ko at hindi na nga ako lumingon pa dahil alam kong patuloy pa rin akong hahabulin nito. Sa pagkakataong yon, alam kong merong masamang balak yung nilalang na yon. Ngunit hindi nga ako sumuko sa aking pagtakbo kahit na alam ko rin baka maabutan ako nito. Napapausal na lang din ako noon ng mga dasal na alam ko at paulit-ulit na humingi ng tulong sa itaas. At tila narinig naman yung panalangin ko noon dahil sa hindi kalayuan din ay may natanaw akong tricycle na papalapit sa akin. Hindi ko alam kung sino nga ba yung nakasakay roon. Ngunit laking pasalamat ko dahil may mahihingan din ako ng tulong. Nung makalapit nga sa akin yung tricycle, doon ko lang napansin na hindi nakasunod sa akin yung itim na kabayo. Nawala po ito. At mabilis naman akong nilapitan ng aking mga magulang na siya palang sakay ng tricycle na yon. Grabe-grabe yung pagpapasalamat ko noon nung makita kong silang dalawa nga po yon. Inilibot naman nila yung kanilang tingin sa paligid. Ngunit hindi nila makita yung itim na kabayo.
na humahabol sa akin. Mabilis na lamang kaming sumakay ng tricycle noon at bumiyahe na rin pa uwi. Habang nasa biyahe nga noon, nakayakap lang ako sa nanay ko habang nanginginig pa rin yung buo kong katawan. Dahil sa takot na aking naramdaman, inakala ko rin katapusan ko na nga ng gabing yon. Ngunit sadyang kaibait ng nasa itaas sa akin, kaya't nakaligtas pa rin ako sa hayop na yon. Mabuti nga at naisipan ng mga magulang kong ako ay sunduin, dahil nabalitaan daw ng nanay ko na merong aswang na gumagala. Natakot siya at baka may mangyaring masama sa akin dahil gabi na at wala pa rin ako. Hindi nga nila akalain noon na muntikan na pala akong maging hapunan ng isang aswang. Nang lumaon naman noon, bigla na ding nawala yung itim na kabayo na yon sa aming baryo. Wala ring naging balita tungkol sa gumagalang aswang noon. At sa duda namin, yung itim na kabayong yon at yung matandang sinasabi sa ibang mga baryo na nananalasa umano ay baka parehong aswang lang. Mula po nun ay nag-iingat na rin kami tuwing naglalakad kami ng gabi at hanggang maaari ay hindi na lamang kami nagpapagabi lalo at malayo pa yung lalakarin. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.